Hey guys! For today's episode, pupunta tayo sa Ngong Ping Village at papakita ko sa inyo kung paanong pumunta doon via the cable car. Ang Ngong Ping Village nga pala ay nasa Lantau Island and we need to go to Tung Chong Station para makapunta tayo doon. And very helpful ang Google Maps sa Hong Kong ha, so ilagay nyo lang doon yung Tung Chong Station which is your destination at ituturo na niya kung paano. And once you reach Tung Chong Station, marami namang mga signboard doon, makikita nyo naman po cable car, so exit lang kayo and then makikita nyo itong napakalaking mall which is yung City Gate Outlet. Pwede kayong mag-shopping dito mamaya pagkatapos nyo dun sa Ngong Ping Village, pero anyway, lakad lang kayo dun sa labas tapos ikutin nyo lang yung City Gate Outlet and then yun kasing escalator going to the cable car ay nasa likod ng City Gate Outlet. Ayan nga pala yung bus terminal dito sa City Gate. Actually, nung pauwi na kami coming from, di ba nag-shopping kami muna sa City Gate Outlet. So, dyan na kami sumakay sa bus terminal na yan, going to the airport. Mukha lang malayo yung lalakarin guys, pero actually hindi, malapit lang yan. May matatanaw din kayo dito na signboard ng Klook. So, kung nakapag-book kayo through Klook, dun kayo pumunta. Kami, nakapag-book din kami using Klook. Kaya lang, naka-wheelchair kasi kami. So, yung mga naka-wheelchair and stroller, dito kayo dadaan sa elevator or sa lift. Malapit lang naman, nasa likod lang siya. Yan yung poste na yan. So, paano pa bumili ng ticket dito sa cable car? Actually, pwede kayong bumili using Klook or pwede kayong bumili dyan mismo on-site. Ipila nga lang kayo. At dahil nag-book nga ako through Klook, tuturuan ko kayo kung paano mag-book using your Klook app as well. So, ganun na nga, using your phone's app, buksan nyo lang yung Klook and then hanapin nyo lang yung Ngong Ping 360 cable car. Tapos, meron ding pa-video si Klook dito ha. So, panoorin nyo na lang din. Nga pala ito sponsored ng Klook ha. Sadyang sinishare ko lang kasi madali lang kasi talaga siyang gamitin at saka less hassle. So, ganun na nga. So, ang binook ko ay one-way. Nag-one-way muna kami na Crystal. So, ang price niya is 1,400 plus. Yung Crystal nga pala, yun yung see-through or glass yung floor. Kaya, kita mo yung nasa ilalim. Pwede din naman kayong mag-round trip, no, nung Crystal. Kaya lang, medyo pricey siya. Kaya yung price, nasa 2,300. Almost 2,300. Ngayon, kung gusto nyo ma-experience, pareho yung Crystal at saka yung standard ka, meron din silang ganon. Kaya lang, mas mahal siya, nasa 2,600. Ngayon, kung mas bet nyo, yung hindi nyo nakikita yung nasa ilalim nyo, ang gawin nyo, mag-standard cabin na lang kayo. Ito, medyo mura to, yung round trip, nasa 1,700 lang. Pero kami, ang ginawa namin, nag-one-way lang kami na Crystal, and then nag-bus na kami pabalik. So, balik na tayo dito sa taas. So, ayan, naghihintay na kami nung Crystal cabin na sasakyan namin. Actually, pansin ko, parang mas marami yung standard cabin kesa dun sa Crystal cabin. Tsaka pansin ko din, parang mas maikli yung pila ng Klook kesa dun sa nag-onsite na nagbili ng ticket. Ayan na, excited na ako kasi actually first time kong sasakay ng cable car. Hindi pa talaga ako nakakasakay ng cable car. Nakakasakay ako ng ropeway sa Japan at saka yun dun sa Namsan Tower. Pero ito, hindi. Ngayon pa lang talaga ako makakasakay ng cable car. Kaya excited ako. At natatakot din kasi alam nyo may lula ako eh. 3 minutes? Yeah. Okay, maybe sit here and we can a photo. Ah, okay. Ah, okay. Ito nga pala, yung picture na yan. Yan o, nilagay nila sa snow globe. Kaya ayan, binili na namin. Pero kung hindi nyo bet bilhin, okay lang yun. Hindi naman siya required. Pasensya na guys kasi talagang ninenervyos ako ng mga oras na yan. Sino ba namang hindi na nervyos eh? Tingnan nyo naman. Diba? Ang taas-taas na nga namin tapos may dagat
pa. Pero actually, napakaganda naman ng tanawin. Nag-enjoy din naman ako. At ayan o, oh, diba? Ang ganda. Buti na lang din pala at crystal cabin yung pinili namin. At siya nga pala, kung mapapansin nyo, meron siyang hiking trail. So, yung mga halahalaman sa baba, may hiking trail siya papunta din sa Lantau Island. Papunta dyan sa bundok na yan. Ano ba yung bundok? Bundok nga. Hindi, hindi bulkan. Walang bulkan sa Hong Kong. Kulat lang yan? Kulat lang yan. Fog. Fog kasi. Ayun, airport. Saan tayo? Doon tayo pa ba? Hindi ko alam. Inip naman ako taga rito. Ay, namimiloso po. Hindi, joke lang. Junujoke ko lang yung ate ko. Pero to be honest, hindi ko rin talaga syempre alam kung saan kami bababa kasi nga first time ko nga din. At first time ko din makakita ng ganyan. Oh, di ba? Ang ganda. Actually yan, hindi siya nakakalula pag ganyan. At ang linaw ng glass floor at saka ang linis. Siyempre, meron tayong mandatory shot na nakaupo. Yung iba nga nakahiga pa eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo na hiking trail. O diba, meron siyang parang hagdan-hagdan. Tapos mamaya may makikita na kay ganyan. May mga tao na, diba? So, hindi lang pala by cable car or by bus pwede pumunta dito sa Ngong Ping Village. Pwede din pala kayong maglakad or mag-hiking. Kaya lang, not to burst your bubble ha. Pero, merong portion dito na ang creepy. Ayan o. May dinaanan kami na fog. Actually, mamaya talaga makikita nyo na as in puro puti na lang talaga. Actually, itong portion na to, medyo hindi pa ako masyadong natatakot dyan. Kasi hindi pa talaga siya sobrang puti. Until, ito na, halos wala na kaming makita. O diba, super creepy, as in sobrang foggy talaga. Damn, what a hell of a view. Pero huwag kayong mag-alala kasi hindi naman sobrang tagal yung portion na yun na puro fog. Matatapos din naman siya. Ay, yun na yung Buddha! Ayun si Buddha! From the cable car, matatanaw mo na yung Tiantan Buddha. Malapit. Bababa yung subot tayo dito. Baka last na ito siguro. Oh, wala na last na. Wala nang mga ano eh. Wala nang cable car eh. Oh. Yan na, isa lang. Natapos din. Guys, 30 minutes yung biyahe, ha? Alayo naman. May mga news na. Ayun yung sasakyan natin pabalik. Kasi pwede kang magbasa. Alayo naman yung tempo. Pumunta natin, ha? Okay. Hindi. Kaya na lang sa baba ako daw na sumunod. Parang di ko yung saga. Pero ganda. Nakit pa nga yun. Ayun yung ano, pangabas na pabalik. Welcome to Ngong Ping Village. Nauna tayo. Medyo challenging lang bumaba kasi hindi naman talaga nagfo-full stop yung cable car. So, bababa ka habang umaandar pa rin siya. Bibilisan mo nga lang. Tapos, maglalakad ka lang ng konti. Ang tutumbukin mo nito, syempre, kakaliwa ka dyan. Tapos, ang labas mo dyan, yung gift shop na. Yung gift shop, dun yung kukunin yung mga pictures nyo. Pinrace ko lang para makita nyo yung bus. Labas nyo dyan sa cable car, yan yung makikita nyo. May mga magagandang photo op spot din dyan, ha? Yan, kagaya ng mga tambol-tambol na yan. Pero sabi, bawal daw siyang itap
yung mapa nga pala kanina na pinakita ko, tingnan nyo yun ha, para more or less, orient kayo kung ano yung mga gusto nyong puntahan. Kasi hindi lang naman yung Buddha ang pwedeng puntahan dito. Meron pa daw monastery ito, tapos meron ding yung hiking trail, meron din yun. So ito na guys yung Ngong Ping Village, at kung mapapansin nyo, karamihan ay under construction. Ayan o, ginagawa. Nagpapalibre siya, Speaking about drinks, yung madadaanan nyo, actually umpisa pa lang, puro mga shops na yon, puro mga kainan na, ayan. Diyan kami nag-lunch nga pala sa Subway. Meron din Starbucks dito, kung bet yung magkape. Pero parang di pa ako gutom eh. Gutom na ba kayo? Sa itchiran na ako, pupunta ako dun sa ano, dun sa, hindi sa temple, dun sa Buddha. Titingnan ko lang. Malayo yun eh. Ah, kayo? Eh, baka hindi mo kaya. Hindi ka pupunta? Eh, sige pupunta. Titingnan ko lang naman. Ako dito lang kayo. Ayun na, mayroong ano, upuan. Ayun na, may bench. May bench. Ayun na, ayun, may bench oh. Mag-bench ka na. Siya nga pala, malapit dito sa now showing na to sa bench, yung bilihan nitong dal. At habang nagpapahinga yung isang ate ko, kami naman ni ate, naglakad-lakad na kami. And true enough, mahaba nga yung lalakarin. Ano to? Yellow? Yellow blossom? Na-amaze lang ako dito sa puno na to kasi wala na siyang dahon. Parang nga talaga siyang cherry blossom, kaya lang may mangilan-ngilan pa siyang mga yellow na mga bulaklak. Paglagpas nyo dun sa gate or yung parang arco dun, ayan, yan ay makikita nyo. Maraming mga statues dito at saka yan, si Tiantan Buddha na tatanaw na. May mga benches din nga pala dito ha, para pag napagod kayo, upo muna kayo kasi ang haba talaga nung nilalakad. Ito naman, malapit na tayo dun sa Big Buddha or yung Tiantan Buddha na tinatawag nila. Tapos may hagdanan to ha, ayan o, diba, ang taas. 268 steps yan. Ito nga palang si Big Buddha. Isa siyang bronze statue, tapos nagawa siya noong 1993. Yung statue, it is 34 meters tall, also 34 meters or kung i-convert natin sa feet is 112 feet, so mataas talaga siya. Kaya nga Big Buddha siya eh. Tapos ang weight daw niya ay 250 metric tons, so talagang napakalaki nitong statue na to. So you have to climb 268 steps para ma-reach mo tong Buddha. Pero sabi sa Wikipedia, meron daw small winding road for vehicles to provide access for disabled people. So, pwede din pala nilang maakyat. Ito naman, malapit dito yung entrance dun sa Pauline Monastery. Hindi ko na nga lang siya maipakita kasi hindi na namin siya pinuntahan. Kasi, bakit nga ba? Kasi gutom na kami nun. Pero ayun, kung makikita nyo, ayun no, yung parang orange, nandun siya. I think total time that you will spend here is around siguro mga 2 to 3 hours. And then, pwede na kayong umalis. As I've said earlier, nagbus kami pabalik ng Tungshung. And it's a good experience. Try nyo. Ibang side of Hong Kong ang makikita nyo. And this ends our episode. See you in the next vlog.